sa akong content, painting yan. Dili na sa akong content. Gilipirin kita. Aga na. Most okay. Very good. Okay, iba-iba ang process. Tapos, kailangan din ng tissue. Brush, tissue, what? Tubig. And of course, yung watercolor. So, iba-ibang kulay sa watercolor. Gawin natin. Tuturo po yung techniques. Tapos, mamaya mag-paint ako dito. Titingnan nyo kung paano ako mag-paint. Tapos, mamaya, lahat kayo mag-paint. Gagayain nyo yung gagawin ko din. Okay, sige. Ito yung gagawin. Pag may brush kayo, i-anon nyo muna sa tubig, no? Tapos, kuha kayo ng kulay. Para gusto nyo ng color. Tubig, color, tapos, paint. Ganun lang. So, ang tawag dito, wet, sa English, pasa. Diba? Ito dry. So pag ganyan, ganun lang. Pwede rin, basahin mo yung ano, yung basahin mo yung papel. Basahin mo yung papel, no? Pagbasa na, huwag ka ng color, lagay mo dyan. So, tawag niyan, wet on wet. So, pag mag-draw kayo ng mga kahoy, ito yung technique na gawin ninyo. Pag tubig sa dagat, wet on wet. Clouds, yung sky, wet on wet. So, paano yung wet on wet? Basahin nyo muna yung papel, saka kakuha ng color, tapos lagay nyo dyan. What is it? Yun. Wet on dry, wet on wet, tapos yung last is yung dry brush. So yung dry brush naman, wala masyadong tubig, kuha ka ng kulay, tapos ganun. Kasi ang painting, iba yung drawing saka painting. Yung painting, doon mo ma-i-paint mo kung anong nasa isip mo at saka nasa emosyon mo. So, ang emosyon makikita sa stroke ng brush. So, the more kung paano mo iaano yung pagguhit mo sa brush, yun ang emosyon ng painting. Okay? Sige, papakita ko sa inyo, mag-paint ako dyan, ha? Di na ako mag-drawing. Anong kulay ng sky? Blue. Blue, so... Diba sabi ko kanina, kailangan ito na lang na brush. Wet on wet. Wet on wet. So, basahin mo lahat. Dapat may table doon, ma'am. So, basahin mo yan. What it be? Tapos, kuha ka ng kulay. So, yan mong mag... Pagi. Diba? Gumawa ng effects. Dito. So, kailangan ng tissue kasi... Anyway, sa inyo naman sa table, no? So, huwag yung dapat nakaganyan siya.
hindi yung naka, katulad ito, binuwi-ilin mo. Hindi nyo yung ganitong gawin nyo, no? Sa shy. So, dapat yung pag-brush stroke, ano lang, smooth lang, yung hindi yung iaano ninyo, no? Magdunan. Ganun lang. Tapos, gawa tayo ng bukid. So, yung bukid naman, medyo, kailangan medyo dark, no? So, i-mix natin ang blue tsaka yung pula. So, i-mix natin. So, nagiging violet, di ba? Kita nyo? So, anong technique yan? Hindi ako masyadong kumuha ng tubig. Okay. Wet, dry. So, kuha tayo ng konti kasi medyo ano. Tapos, patayin, patayin. So, i-mix mo lang yung ano, kulay, no? So, pagkatapos niyan, huwag ka na lang kumuha ng kulay. Puro tubig na lang. Puro tubig na lang. Chad, Chad! So, tubig na lang, no? Yan yun. So, kunwari, mga ano yan, mga kahoy, di ba? So, brush stroke lang. Right lang. Diba? So, dapat pag mag-paint kayo, yung pinaka dito sa baba, medyo dark. Pali, dark tapos light yung nandun. So, kailangan tayo ng yung dry brush, yung walang masyadong tubig. So, dito, medyo i-dark lang siya ng konti. D-I-R-D-I-R. Yan. Tapos, pag may mga ano, gamitan nyo ng tissue. Kasi gumagawa ng effects. Minsan na, ginagamit ko, kamay lang eh. Pinagina. So, nagiging signature mo yan eh. Pumilok kayo. Pumilok yung brano. So, next, yung ano, dapat may mga grass, no? So, yung lupa. So, ano bang kulay na lupa? Yellow, may brown, di ba? So, pwede, kumbay mo na lang, may yellow dito. Yellow. So, nandun pa rin yung kulay ng ano. San ka rin siya? Clear! Mataan ka rin siya. So, pag gusto mong tanggalin yung kulay ng brush, tubig lang. Tubig. Pasang mo dito, tapos yanong mo dun sa tissue. So, wala nang kulay, kuha ka ulit ng bagong kulay. No? Bawa, yellow. Ganun lang. Paano, paano? Dito, bigyan ko. Habang palakit yung kulay niya, so medyo gamit ka ng dry brush. Ikaw yun. Minsan, ginagamitan namin ng electric fan para matuyo. Tapos, susunod, gawa tayo ng bunok dito. Tingnan nyo yung ano, effects. Sa tubig. Puro tubig lang. Tubig, kulay, tissue. So, ganun lang.
Tapos, medyo basa pa kasi dito, no? Tapos dito, medyo basa pa. Pwede, lagyan nyo lang yung bawa. Yung, kunwari, may mga ibon. Diba pag sa malayo ang ibon, parang pag-block. So huwag nyo i-draw yung ibon. Kung anong nasa isip ninyo, yun din ang nasusunod dyan. No, no, no. Halimbawa, iniisip ko to ibon. Kahit di nyo alam, maano rin ninyo, parang may iisip yun din na ibon yan. Kasi inaano ko sa sarili ko na ibon yan. Kahit hindi ibon ang ginugawin ko, no? Dito. Mga ganun lang. Hindi. Aga, hindi. Bahala, bahala. So, gawa tayo ng kahoy dito. Aga, hindi. Yung kahoy naman, brown. Medyo dark. Pwede rin yung kulay dito. Yung mga kulay ng ano. Kaya lang, bawasan mo lang ng konti ng tubig, no? Huwag masyadong kuha ng tubig. So ang painting, hindi na kailangan mag-drawing. Hindi na yung basta nasa isip mong kahoy yan. Kahit yung kahoy yung palabas dyan, no? Tingnan nyo ha. Gawa ko ng kahoy ha, pero ginaganon ko ng emerald. Parang magic. Parang magic. Dibigyan, so, ito yung kahoy kasi malapit. Diba? So, depende na sa inyo paano yung iguhit. Basta, isipin nyo lang kahoy yan. Diyan ka isipin. Pwede kayo gawa ulit dito. Sa gilid. Iyak, 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 iyak. Tapos, kunwari may tubig dito. Dito lang, dito lang. May tubig. So, yung tubig, halimbawa, yung anuhan ng baka, doon sila umiinom, tawag mo yun? Tunaan. So, yung kulay ng blue, pag tubig. So, halimbawa dito, lagyan ko ng konti dito. So marami kayong naiisip na pwede gawin dito, no? Kunwari, lagyan mo ng baka, gawan mo ng coral, fence. Pero pagbasa pa, huwag muna, no? Patuyuin nyo ng konti. No, no, wait! Technique.
Wet to dry. Ang ganda lang. Ito nga yung ginagamit. Tapos dry brush. So dry brush, konti lang tubig. So ito lang yung ginagamit dito, no? Tapos ang kulay, blue. Dito naman, sky blue. Red plus blue, mix mo yun. Tapos dito naman is yellow. Yan lang, kaya na. Kaya? Kaya. Sige, try ninyo. Quiero